Samo ng bayan mo, viva poong Jesus Nazareno. Ihanda ang ating sarili sa pagdating ni Jesus. Siya ang ating kaligtasan, alay ng Diyos sa tanan. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa iyo. Dingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ng Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, ipinakita mo ang iyong lakas sa iyong pagparito upang sa nagbabantang panganib dahil sa aming pagsuway, kami marapati mong hanguin, pakundangan sa iyong paglingap, at kami pagindapatin mong palayain, pakundangan sa iyong pagliligtas, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Hindi magluluwat ang kagubatan ay magiging bukirin, at ang bukirin ay magiging kagubatan. Sa panahong iyon, maririnig ng bingi ang pagbasa sa isang aklat at makakakita ang mga bulag. Ang mababang loob ay muling liligaya sa piling ng Panginoon at pupurihin ng mga dukha ang banal ng Israel, sapagkat ang malupit at mapang-upasala ay mawawala na, gayon din ang lahat ng mahilig sa kasamaan. Lilipulin ng Panginoon ang lahat ng nananirang puri, mga sinungaling na saksi, at nagkakait ng katarungan sa mga matuwid. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos na tumubos kay Abraham tungkol sa sambahayan ni Jacob. Mula ngayon, ang bayang ito ay wala nang dapat ikahiya o ikatakot man kung makita ng kanyang mga anak ang aking mga ginawa. Iingatan nilang banal ang aking pangalan. Igagalang nila
ang itinatanging banal ni Jacob at dadakilain ng Diyos ng Israel. Ang mga nalilihis sa katotohanan ay magtatamo ng kaunawaan. Ang mga matigas ang ulo ay tatanggap na ng pangaral. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginoong aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman, ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay matamo. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Panginoon ay darating. Ibigyan niya ng paningin mga bulag na gagaling. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, pag-alis ni Jesus sa lugar na iyon, sinundan-sundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumigaw sila na ang wika, "Anak ni David, mahabag po kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?" "Opo, Panginoon," sagot nila. At hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala." At nakakita na sila. Mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sabihin ito kanino man. Ngunit nang sila'y makaalis, ibinalita nila sa buong lupaing yaon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa
Sa ating ebanghelyo, narinig natin ang kwento ng dalawang bulag na sinusundan nila si Jesus. Isa na nakapagtaka, no? Paano nasundan ng dalawang bulag si Jesus? Siguro dahil naririnig nila yung tunog na yung ingay ng mga tao sa paligid ni Jesus na sumusunod din sa kanya, marahil may nag-akay sa kanila. Pero ang magandang mapansin dito, sa kabila ng kakulangan nila, no, hindi sila makakita, ay sumunod sila kay Jesus at sinusundan nila si Jesus. Minsan aminin din natin, mas tinitignan natin yung kakulangan at kahinaan natin. Na yun yung sinasabi nating, Lord, nahiya akong sumunod sa iyo kasi ganito ako eh. Lord, nahiya akong sumunod sa iyo kasi mahina akong tao. Lord, nahiya akong sumunod sa iyo kasi makasalanan ako. Lord, nahiya akong sumunod dahil mainitin ang ulo ko. Nakailang promise na ako sa iyo pero ganun pa rin ang ginagawa ko, Lord. Madalas kitang naisasangtabi, lalo na pag Linggo. Minsan, may kanya-kanya tayong kahinaan. Pero huwag kang matakot na lumapit kay Jesus. Lumapit ka, bit-bit ang mga kahinaan mo. Lumapit ka, bit-bit ang mga kakulangan mo. At yun yung ginawa ng dalawang bulag sa ebanghelyo ngayon. Kakulangan nila, hindi sila makakita. It is a disability. Pero anuman yung disability, hindi naging balakid sa paglapit kay Jesus. Pangalawa, nung sila ay lumapit kay Jesus, hiniling nila, mahabag po kayo sa akin. At yan yung inihingi nila kay Jesus, mahabag po kayo sa akin. At sinabi ni Jesus sa kanila, naniniwala ba kayo na kaya kong gawin ang inihingi ninyo? At ang sagot ng dalawang bulag ay, opo, nananalig kami. Bit-bit ang ating mga kahinaan, lumapit tayo kay Jesus na siya na pumupuno ng kakulangan natin. Siya na nagbibigay ng habag sa atin, humihilom ng mga sugat natin, nagbibigay ng pag-asa sa atin. Kay Jesus tayo lumalapit at hinihingi din natin kay Jesus na tulungan at gabayan tayo. Kaya maganda rin para sa atin bilang mga Kristiyano at deboto po ngayon sa araw na ito, sa unang Biyernes ng buwan ng Disyembre. Oo, may mga kanya-kanyang kakulangan tayo. May kanya-kanyang kahinaan. May kanya-kanyang sugat. May kanya-kanyang krus na binibit-bit. Lumapit kay Jesus, dala-dala ito. At lumapit din kay Jesus para hilumin at tulungan tayo. Kasi kung tayo lang, alam natin na walang makakapuno ng buhay natin kundi si Jesus lamang eh. Walang makakapuno ng tila'y parang pakiramdam na kulang tayo kundi si Jesus lang din. Kaya maganda na bilang Kristiyano at bilang deboto, lumalapit tayo kay Jesus Nazareno dahil alam natin na kung tayo lang, kulang. Kung tayo lang, hindi consistent. Kung tayo lang, apalpak. Pero kung kasama natin ang Diyos, kasama natin ang mahal na pong Jesus Nazareno, kahit ano pa yung pagkukulang natin, kahit ano pa yung kahinaan natin, ang Diyos ang pupuno ng pagkukulang na ito. Para maging buo tayo. Kaya huwag kang mahiya. Huwag kang magdalawang isip.
lumapit kay Jesus, manalig kay Jesus. Lumapit sa Kanya para hilumin ang mga sugat natin. Lumapit sa Kanya para buuin ang buhay natin. Lumapit sa Kanya nang ang mga kahinaan natin ay maging kalakasan natin. Lumapit kay Jesus, umasa kay Jesus. At sana, yan po ang baon natin sa pagdiriwang natin ng Eucharistia na ito sa unang Biyernes ng huling buwan ng taon. Ang Diyos ang pupuno ng pagkukulang. Ang Diyos ang magpapalakas ng kahinaan natin. Ang Diyos ang maghihilom ng sugat natin. Magtiwala tayo sa Kanya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, hilingin natin sa Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang makita natin ang Kanyang daan at makasunod tayo ng buong puso sa Kanya. Ang ating itugon, Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang simbahan naway maging isang kapanipaniwalang saksi ng Ebanghelyo at maging matatag na gabay ng kapayapaan at pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang mga nanunungkulan sa pamahalaan naway maging mga lalaki at babaeng may prinsipyo at dangal. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Tulad ng dalawang lalaking bulag, naway magkaroon tayo ng matatag na paniniwala kay Jesus at sumunod sa Kanya sa daan ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang mga pinanlalabuan ng paningin, naway makapagtiis sa kanilang paghihirap at makatagpo ng lunas. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang mga namayapa nating kamag-anak at kaibigan, naway pagkalooban ng liwanag na walang katapusan at walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ama naming nasa langit, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig at iwaksin mo ang kadiliman sa aming buhay upang makapagsikap kami sa ningning ng liwanag ni Kristo na iyong anak, na bubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ng lahat. Panginoon Diyos, Ama, aming nandog ngayon ang alak at tinapay dala sa altar mo. Pati puso namin isip tinataas sa'yo abang naghintay kami kay Kristong darating. Abang naghintay kami kay Kristong darating. Pagsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinihang mamuhay ng mahirap upang mapakasamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, hosanna sa kaitaasan. Hosanna, hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, hosanna sa kaitaasan. Hosanna, hosanna sa kaitaasan. Magsilut po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasanangka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Sa lupa para ng salangin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kaming ipaintulot sa tukso at ingatiya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang karayaan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus, sa aming piling, manaog sa lupa at kami ay alimin. Puso namin ay papagalabin ng pag-ibig mong hindi magmamalik. Jesus, halina, tanging pag-asa ka, panguin mo kami sa aming sala. Taglay mo ang liwanag ng umaga, ang pagsikat mong wag nang maantala. Halina, Jesus, at iyong ningapin kami sa iyo'y dumadalangin. Bayan ng mundo'y pawiin, niyaring nigayang hindi nagmamaling. O kay gulo na nga ng mundo,
sakuna at lungkot. Kaya sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at tumarito ka sa ligid mo ang bayan. Ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, itas mo ang iyong bayan. Di ba't kay saya dapat ng Pasko, ang bawat pamilya ay buo. Kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, ligtas mo ang iyong bayan. Hintayin, darating si Jesus na poon natin. Maganda magbantay at salubungin natin. Panginoon, halina at tumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, ligtas mo ang iyong bayan. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Ang simbahan ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya.
Available na po ang ating opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadeboto, mabibili pa rin po ang ating parish sa ating parish finance office ang Nazareno images, Nazareno medallion at Nazarene novena booklet. Mga paalala sa munisisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o plaza sa wala lamang labasan lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsilud po ang lahat. Panalangin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo ang kami sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal. Magbahagi ng mabuting balita. Magsisi at itakwil ang kasalanan at masasama. At maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipanalangin namin ang mga nangailangan ng iyong tulong. Ipinauubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Ito ang aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at sa aming kapwa. Upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit. Na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kawalhatian, magpasa walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, paral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan
ang krus mo, kinamatayan ay sanisag na pagkalipasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.